Ngayon gagawa po kami ng Spanish bread. Ito yung perfect na tinapay ni Jenny. So meron ako ditong 3 cups of flour and then 2 egg yolk, 2 tablespoons butter, and then 1/3 cup sugar, 1/4 cup milk, and then 2 1/4 dry yeast, and then 1/4 teaspoon of salt, and then 1 cup of water warm. So dito po natin, i-combine natin, mix muna natin yung yeast sa warm water and then yung sugar. Yan, para umalsa yan, i-leave natin ng 8 minutes. O, stir mo muna. Yan. So, set aside natin, leave for 8 minutes. Ayan kasi ang ihalo natin doon sa dough. Po, ito po naman po yung paggawa ng filling, palaman doon sa Spanish bread. Meron po akong 3/4 cups of sugar, then 1/2 cup of butter, then 1/2 cup of breadcrumbs. So, imimix natin lahat yan guys para makagawa tayo ng filling, palaman doon sa Spanish bread. Ayan guys. Paggawa nung filling. Ilagay natin yung ano, yung butter, i-melt natin sa pan or meron kayong pot, pwede naman basta mag-melt 'yan. Pagkatapos, kapag nag-melt na yung butter, i-mix natin yung sugar. Ayan. So mabilis lang guys. Kailangan naka-medium ano lang, heat yung apoy kasi para hindi masunog yung butter. Okay, next, i-mix natin yung sugar. Pwede nyo naman guys, hindi lutuin yung filling. Kaya lang masarap, malasa kapag nag-melt yung butter sa mainit na pan. Okay, ang sunod niyan, kapag nag-ano yan, nag-melt na, totally melt, ihalo natin yung breadcrumbs. So, kahit hindi siya totally melt, basta mag-ano lang yung, ma-melt lang yung butter and yung sugar. Taga, tingnan nyo guys, kasi baka matutong yung sugar. So, ang lasa niyan ay tutong sa Spanish bread. Gagawa tayo nitong filling habang naghintay tayo ng 8 minutes dun sa mix natin yeast para ilalagay natin yun dun sa dough. Okay, so now, ilagay na natin yung breadcrumbs. So, maganda yung ano niyan. Diba? Maganda yung feeling niya. Lasang-lasa talaga yung mamaya. Ayan na guys, brown na yung pampalaman natin sa Spanish bread. So, after that, pwede natin i-set aside, let it cool, para ready mamaya paggawa natin ng dough, ready na lang yan. Ipalaman ang ipalaman. So, mabilisan. So, set aside first. Gagawa na tayo ngayon ng dough. So, ilagay na natin yung butter. So, mix muna natin yan.
Then, add flour. So, mix, stir. Then, egg yolk. Then, after that, yung milk. Then, salt. Yan. So, lahat ng ingredients, guys, i-mix natin. Then, yung last, yung ano, yeast. Yung minix natin yung yeast, warm water, and then sugar. Yan. Para mamaya, pag maganda na yung dough, so tuloy-tuloy lang ang paggawa ng Spanish bread. Sige. Kung meron po kayong mixer, pwede naman gawin nyo yung mixer, ilapag nyo lang yung dough sa mixer. Yan. Kaya lang, kung mano-mano, ganito manual, yan. Bubugbugin niyo talaga yung dough. Okay, let's sprinkle flour on the table. Naglagay po kami, guys, ng cling wrap sa table para dun i ano lalamasin natin yung dough. Lagay niyo sa table para mas mabilis yung persa ng ano nyo energy dun yung malalagay sa dough. Pakonti-konti lang ang paglagay ng flour sa dough. Hindi isang buhusan kasi hindi na maganda ang kinalabasan ng dough. Ayan na, maganda na yung dough. Umalsa na ng umalsa. Malambot na masyado. Ayan na. Tapos, maya-maya, ilagay na natin yan sa, ibalik natin sa lagay sa kuwan, bowl. Pagpa natin ng cling wrap. Bola-bola na yun. O, lagyan mo muna ng ano, kuha ka ng konting butter. Yan. Ilagay muna natin dito sa kuwan, sa loob ng bowl. Para maging oily yung dough. Yan. Lagyan natin. So, before nyo takpan na ng cling wrap or cling cloth, guys, lagyan nyo muna ng oil or butter yung dough para maganda. O, tapos, let's cover with the cling wrap, then leave it for 1 hour.
Yan na. Set aside natin na set aside natin to guys, then leave for 1 hour. Tapos na after 1 hour yung dough, umalsa na sa wakas. Yan. So tatanggalin na yan ni Jenny para kuwan. Yan, ganda no. Soft na soft. Ganda yung dough. Yan, sige. Ayos eh. Ayan na. Cut mo na into 2. O yung kabila, set aside mo muna. Balik natin yan. Okay. Then, yung isang gagawin natin. Siguro mga 12 pieces ang magagawa niya, no? Yung half. Yan. Ayan, cut natin ang ilang pieces kaya makakakat. Ayan. Kung ano lang, medium size, mga cute. Siguro mga 16 pieces, no? Yes. Ayan, pwede natin magawan. Depende po kung gusto nyo malalaki yung cutting, nasa sa inyo yun. Pero kung medium, small, it's up to you guys. Ito. Yan, tapos make like a ball. Bola-bola ba? Yan. Bilog-bilogin muna natin yan. Cute naman, parang mga siopaw na. Yan. Sprinkle natin ng konti lang na harina para hindi magdidikit yung dough dyan sa kuwan. Cling wrap. Tsaka sa kamay. Yan, maganda na. So, yan. 14 pieces pala yung nagawa natin sa kalahating dough. Na. So, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng filling. So, gagamit si Jenny ng rolling pin para ma-flat yung dough. Ito, masterin mo na to, Janet. Pwede itong pang-business sa Pilipinas. Yes. Sa Surigao, meron kang Spanish bread with jelly. Yeah. Or Jenny's Spanish bread. Yummy. Pero guys, kung gusto niyo mag-order dito sa Doha, message niyo lang po ako. Gagawa namin kayo ng Spanish bread. Masarap po. Tapos, roll natin sa breadcrumbs. Ayan.
Bakit siya dumidikit? Wait lang po. Ko lang ano, lagyan mo ng konting ano. Hindi. Lord. Bakit siya dumidikit dito? Ito yung personal namin nakakainin, yung Spanish bread, kaya cute yung pagkagawa. Pero kung ibebenta, syempre, malaki. Yan. Depende guys sa pag, ano, iwan nyo ng dough. Kung gusto nyo ng malalaki, okay lang. Kung medium or small, sa inyo po yun. Itong ginawa namin, mga cute po eh. Small lang, kaya makagagawa kami ng 28 pieces for 3 cups of flour. So, okay na. Not bad. Ayan na, natapos na namin yung ginawa ni Jenny na ano, gagawin namin Spanish bread. So, let's cover with the cloth until 10 minutes. Let's leave until 10 minutes. Bake na natin yung nagawa natin na Spanish bread. Yung init niyan ay nasa 180 degrees Celsius. Bake natin ng 25 minutes. Lutuin natin yan. Wait natin hanggang 25 minutes. Ayan, malapit nang maluto yung sponge bread. Five minutes more, luto na. Tapos na yung oras niya, 25 minutes. Bango ng amoy. Uy. Ito pang isa. Sarap. Ayan na. Masarap na yung ginawa ni Jenny. Spanish bread. Naglabasa na yung palaman. Wow.